Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stang Lumpo. So, nandito tayo ngayon sa aking terrace kung saan dito tayo mag-workshop gagawa ng isang bonsai. Okay? Kung natatandaan nyo ito, ito ay from cuttings. Yan. So, naka-weld na naman sila. May mga kailangan tayong tanggalin na mga sanga na tumubo. Yung mga hindi na kailangan, tanggalin natin, okay? Katulad nito. Yan, yung mga tumubo na ito. Yan. Ito, tatanggalin natin. Yan. Yung mga tumubo. Okay? Dahil wala na naman siya sa ayos. Okay? Okay. So, samahan niyo ako guys at gagawa tayo ng bonsai. Ito ay maliit lang na Argao, Taiwan. So, para masundan niyo yung kanyang kwento, ang itsura niya noon sa mga bago pa lang na makapanood nito. Panoorin natin kung ano yung kanyang itsura noon bago naging ganito. Okay? Flashback. Ito ang kanyang itsura noon. So, nasa process pa lang siya noon ng selection of branches. O, pinaka-basic. Kinutkot natin yung kanyang nibare para alam natin kung saan tayo magharap. Kung saan tayo may nakikitang 2 or 3 more na ugat, dun dapat tayo magharap para makita natin na mas matibay yung ating halaman or puno kapag mayroon tayong nakikitang paa. Ayun, nakita na natin yung kanyang paa na posible na doon tayo magharap. Ang ipasok naman natin dito ay selection of branches or branch selection. Yan yung pagpili ng mga sanga na kailangan at tanggalin yung hindi na kailangan. So, kapag tayo ay namimili ng mga sanga, ang i-provide natin, ano yung mga i-provide natin? I-provide natin ang first branch, ang back branch, ang counter branch, at ang kanyang ulo. Ayan. So, napilian na natin yung sanga. Ito naman yung panahon ng pagwa-wire. So, i-wire lang natin ng paikot-ikot. Ang tamang pag-wire ay ipaikot lang natin ng 45 degrees. Yan. Ikot-ikot katulad ng ginawa niya sa'yo. Agoy. Inaikot-ikot ka pero sa totoo hindi ka minahal. Agoy. Shout out sa mga pinaikot-ikot dyan pero hindi minahal. Agoy, agoy, agoy. So ganyan lang, good vibes lang tayo para maganda ang resulta ng ating ginagawa. Yan, iliko natin ayon sa ating gustong liko. Yun ang trabaho ng wire. Ayan. So, anong na-provide natin? Na-provide natin ang first branch, ang counter branch, at ang apex. Ayun. So, yun ang mga importanteng sanga na na-provide natin. At ito na siya ngayon. Unti-unti na rin nating nabuo. So, ang tanda ng puno na ito ay magdadalawang taon ko nang inaalagaan. End of flashback. So yan, napanood nyo na yung kanyang itsura. Okay, so let's start para maumpisa na natin at magawa na siya. Yan, okay.
So ito ay from cuttings. Pinalaki natin itong bonsai na ito from cuttings, from ganito lang, kaliit. Okay, so iwawire natin. Tanggalin natin yung mga tumubong mga sanga, katulad yung mga nakikita natin dito. Yan. Mga nakikita natin na katulad nito. Yan. Yung mga to. So bakit tayo hinahayaan na ganito? Na mapalaki ng ganito para mapalaki kunti yung mga part na nandito dito. Okay? Kung ikutin ko ito, mayroong sanga na ano. Yan. Mayroong sanga na hindi naputol. Bakit tayo hindi nagputol dito? Dahil pinapalaki pa rin natin itong sanga na nandito dito. Okay? Nahuli siyang sumibol. Nahuli siyang kinubuan na kailangan natin na sanga. Kaya naghabol tayo ng isang sanga at hindi ito pinutulan. Okay? Hindi natin pinutol. Okay? So ganun ang technique sa mga nagpapalaki ng sanga. Huwag ka munang basta-basta magputol. Okay? Nasa proseso. Pero ganun pa man, tanggalin natin yung mga hindi natin kailangan na sanga. Yan, napalag nito. Ito yung kanyang kinalabasan. Ayan. So mapapansin nyo, hindi tayo nagputol dito. Okay? Dahil pinapalaki pa natin yung mga sanga. Okay? Nandito tayo sa lower or pinakaunang sanga. Dahil pinapalaki pa natin. Diba? Sabi ko sa inyo palagi, ang bonsai is, ang malakas sa kanya is yung taas. Okay? So, mahina ito dahil nandun sa baba and then hindi gaanong masisinagan ng araw. Ganon. Kung iikutin natin, ito yung kanyang harap. Yan. Ito yung kanyang harap. And then, di ba sabi ko sa inyo, ang bonsai ay mayroong harap, mayroong paa, mayroong likod, at saka ulo, at mayroong mga kamay. Okay? Parang tao, vice versa. Kung ikutin natin, ito yung kanyang itsura. Okay? Yan. So. At dito sa part na ito, mayroon tayong hindi pinutol din. Okay? Hindi natin pinutol. Dahil, pinapalaki pa natin yung sanga. So, ibig sabihin, yung naputol na, ibig sabihin, nakuha na natin yung gusto nating sanga sa isang bonsai. Okay? Yan. Ikot ulit. And then, ikot ulit. Yan. Ayun. Ito ngayon yung kanyang harap. Okay? So, maraming salamat. At nasamahan nyo na naman si Bonsayistang Lumpo sa kanyang pag-aayos ng kanyang small bonsai na argao. Okay? Hanggang sa muli!
Bye-bye!